Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kapersi Lapid bumabanat! Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kasi po si Vice President Lenny Robredo ay may sinabi na yun daw disaster council, ha? Kulang eh sa urgency. 'Di ba? Kasi wala namang ginawa talaga eh, 'di ba? Ang mga tao na nabiktima ng kalamidad nandun lang sa evacuation center, pinahupa yung bagyo, walang makarating na tulong. Eh para saan yung mga kwan? Ang mga dati, 'di ba, may mga ginagamit ang Coast Guard na ano? Nasa ang daming ano niyan, tugboat niyan. Ba't hindi niyo nagamit dito? May barko. Pagkatapos ang daming tugboat niyan. 'Di ba yung mga nag-ikutan tugboat na ginamit nila? Pinanghakot pala nung official ng PNP sa bahay nila. Tapos may umikot na ilan, wala naman sinasakay, namamasyal. Mga kaibigan, wala talagang gagawin eh. Ha? Tapos nagagalit sila kapag kami mga official na hindi makatiis, na hindi kikilos. Hindi kailangan dito yung patumpik-tumpik. Dapat dito mabilis eh. Lahat ng gobyerno naman, ganun ah. Meron namang ano ah. Diba? Na-issuean ba si Gloria? Ang walang hiya na yan ah. Si Gloria. Wala naging issue ganyan kay Gloria sa kalamidad. Eh kung makabanat kayo doon sa Yolanda victims, wagas. Diba? Yung nangyari sa Yolanda. Dito mas masahol. Diba sabi nga nung pamangkin mismo ni Presidente Digong nyo, alin? Walang kakayahan yan. Ha? Sumakay lang yan doon sa Yolanda nung ano. Siya sumakay eh. Ito, yung ginagawa nila, ha? Gusto nila, ibintang nila sa tao. Yan ngayon ang kalakaran eh. At saka dito, hindi nyo ba napapansin, parang kasalanan palagi ng tao eh. Yung publiko lagi may kasalanan, 'di ba? Pag pumalpak sila, may nagtanong, asan ang pangulo? Alam nga naman, 'di ka itanong, 'di ka nakikita. Sumakay lang kayo ng helicopter, namasyal din kayo sa impapawid. 'Di ba? Nag-sightseeing kayo. Ha? Mga kaibig, aerial view. Ano na palaron? 'Di ba? Wala eh, walang kumilos dito eh. Bali ba ang itinuturo pa nito si Panelo doon sa fake news niya, yun daw impormasyon na yun, galing daw kay Delphine Leronsana. Eh di, may mga katok itong mga taong ito. Sipin mo, ikaw ang DND, sasabihin mo, sumakay si Vice President Lenny Robredo sa C-130, hindi naman pala. Ano yan? Kakadiri kayo. Si Kapersi Lapid bumabanat. Lapid Fire. Diba ho, mga kaibigan, kadiri. Ito ho, ngayon ha. Tingnan ninyo yung istasyon ng ng gobyerno, PTB4. Ba't di nila napatunayan ngayon? Diba? Dito sa Baguio. Diba yan eh, ang daming istasyon yan ha? Radyo. Ang daming istasyon yan, yung Bureau of Broadcast, buong Pilipinas. Nakapag-report ba? Yung Channel 4, nagamit ba ni Andanar? Mga kaibigan?
Wala eh, wala namang utak yan eh. Para malaman mong may utak yan, kailangan mong gamitan ng microscope. Mga kaibigan, ganong kaliit. Sinlaki ng bakterya. Yung utak niyan. Oh. Kaya sabi nung dati nilang anchorman doon sa Channel 4, binati ko sila eh. Yung dati niyang amo eh, dahil sa kawalan ng kakayahan na magpalaganap ng balita sa nangyari sa Cagayan at saka sa Isabela. Kasi habang binabalita mo yan, maraming nakakakilos, di ba, na tao na nakakapanood yan. Oh, wala naman eh. Oh, kaya itong dati nilang anchorman, nag-comment sa kanyang social media account. Ha? Binatikos niya yung sunod-sunod, ha, na pagbatikos. Bago pa lamang dumating yung bagyo. Ha? Mga kaibigan. Hey, ang sabi niya, Secretary Martin Andanar, you were saying that government has the widest reach of communications in the Philippines. Oh, pinagyayabang niya yan, di ba? Di ba sa Senado nun eh, yung para sa budget hearing yata yun eh. Nagyabang ito eh. Pinakamaganda na raw yung pinakamalakas na raw yung istasyon. Anin mo yung lakas? Parang yung himpilan na isang pinanggalingan natin, malakas nga istasyon. Hindi yung kamakailan na yung matagal na natin pinanggalingan, malakas na istasyon nga. Ang problema, malakas yung pagtatanawin mo. Pero sa listenership, mahina eh. Bakit? Walang credibility. Ang pinaglalagay kasing tao, kailangan yung magagamit nila para makakuha ng pabor sa gobyerno na pagkakakitaan. O katulad sa pandemic, yan, kumita sila dyan eh. Sipin mo, ang daming naghihirap, sila kumita. Mga kaibigan, sa motel, ginamit na quarantine. Kaya yung mga nagmumotel ngayon, pag nagbukas yung motel, matatakot din magpunta mga tao dyan eh. Di ba? Bakit? Baka may COVID dyan eh. Mga kaibigan, oh, sabi, look at Cagayan now. Tignan mo anya ngayon ang Cagayan. Communication is key, right? Ha? Yung komunikasyon, ang susi, tama? Oh. Info from the ground wasn't hype until what? Days after? Ha? Ulysses PH? Gulatan tayo lahat na naman. Yan. ilang beses na hong napatunayan ang kawalan ng kakayahan ng liderato ng kasalukuyang administrasyon sa pagtugon sa mga kalamidad na katulad nito. Yun lamang sa pandemic. Diba? Hala, ikaw ano pinatupad? Barrier. Ultimo mag-asawa, lalagyan mo ng barrier. Ha? Mga kaibigan. Pero to pwede, oh, tignan mo. Pakita mo nga. Ito, kasagsaga ng bagyo. Ano ginagawa nitong si Mantika Roque? Alam ba ninyo? Kasagsaga ng bagyo, binabayo ng bagyo ang Cagayan. At ang Isabela, ito ginagawa. Sika versi lapit, bumabanan. Lapid Fire! Oh, nakita ninyo, mga kaibigan. Saan bar kaya yan? Kasi may mga nagbubukasan ng pinapayagan na, lalo pag malakas ka. Papayagan na yung bar mo magbukas.
May tugtugan na rin ha. Ay, ito nga pala, pinananawagan natin sa mga musician. Kung kayo, bago mag-pandemic, may pwesto kayong tinutugtugan. Eh, alamin na ninyo, kasi baka mamaya mag-hire na ng iba, masulot pa kayo. Di ba? Masulutan kayo ng pwesto, mga kaibigan. Oh, eh, yan ho, ang ginagawa ni Mantika Rokwe. Yun naman kagabing pinakita natin, ipakita natin ulit. Ito, di ba si Parlade, kung sino-sino mga pinagbibintangan? Yan sila Bato. O ito, kaya lang nagdonasyon kay Bato ito nung PNP chief ito eh. Itong samahan ni Eli Cuyucot Soriano, nagbigay ng pera ito. 9 milyon eh. Sa Philippine National Police. Ang hindi natin alam, kung ito ay ipinasok sa budget ng o sa pondo ng PNP o kaninong bulsa pumasok po ito, mga kaibigan, yun ang ibinigay nitong ang dating daan ni Eli Cuyucot Soriano at saka ni Daniel Rason, mga kaibigan. O kayo, naghahanap kayo ng pinag-iinitan nyo yung sila Angel Locsin, papano? Insecure nga eh. Pagka naramdaman nilang may potensyal kung tatakbo, sisirain eh. Mga kaibigan, winawasak eh. Ano sila? Nai-insecure kagad. Ha? Natataranta. Ha? Sa ano? Nag-iisip kagad. Anong paninira gagawin? Ha? Sabihin natin, MPA si Angel Locsin. Mga kaibigan, ayan. O eto, panoorin ninyo, naghahanap din lang kayo ng sumusuporta sa MPA. Sabi nyo, sumusuporta si Angel Locsin. Eto talaga sumusuporta, tahasan, no? Kaya pati kaaway natin, pag nakita nyo ngayon, gutom, bigyan natin. Kung may kilala kayong mga MPA na gipit, sabihin nyo lang sa akin, magpapadala ako. Kung loloobin ng Diyos, kahit na ako'y mangutang lang, makatulong lang tayo. Marami na kasing nagigipit ngayon eh. Kuminsan siguro kaya sila kumakapit sa patalim, eh nagigipit. Tulungan natin ang ating mga kapwa. Kahit na hindi natin mga kapatid. Basta may alam kayo, pagbigay alam nyo sa manggagawa, makarating sa akin. At lalo na ang mga kapatid, pagbigay nyo lang alam, huwag nyong kakalimutan mga kapatid. Si Kaper si Lapid bumabana. Lapid Fire. Napanood nyo, di ba? Yung kay Mantika Rokwe rin, di ba? Mahilig talaga sa mic to eh, no? Mga kaibigan, yung mic na walang kordon, paborito niya rin yun eh. Mga si Rokwe. Mga kaibigan, oh. Eto, mga politiko ang dahilan ng paglubog ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, reclamation. Dahil matagal tayo sa Japan nung araw. Hindi kami dumanas dyan na nagkabaha. Dumanas kami ng bagyo dyan. Mga nagdadaang bagyo. Pero baliwala eh. Hindi nagbabaha eh. Ngayon nagbabaha. Ano ba ginawa nila? Kinalbo ba nila yung mga bundok nila? Hindi. Hindi nila, ano yan, hindi nila nilalapastangan ang kanilang kalikasan. Diyan, magtaka ka pa sa Japan. Pinakamarami yata ang tunnel yan eh. Yan Japan. Kasi ang kanilang transportation, kahit sa buong Japan, makakarating ka, train eh. Ha? Oh. Ang mga bundok dyan, butas lahat eh. Ang daming butas na bundok dyan. Kaya yung Tokyo, di ba may prediction niya, pagka lumindol ng malakas eh, lulubog yung Tokyo. Kasi ang ilalim niya, kaya dyan, malimit ang lindol eh. Halos araw-araw sa Tokyo, lumilindol. Hindi mo lang nararamdaman yung mahihinang lindol. Eh ako, nakaupo sa inodoro, nakita ko yung tubig, gumagalaw eh. Lumilindol na pala. Eh sabi siya kay araw-araw, lumilindol sa Tokyo. Oh, ngayon,
Ang mga bundok dyan, butas, kasi ginagawang tunnel. Nilalagyan nila ng tunnel para yung kanilang transportation maging mabilis. Hindi na iikot ng bundok yung sisigsag ka pa, di ba? Oh, binubutas yung bundok. Oh, pero hindi nagbabaha nung araw pa yan. Ha? Ganyan na ang Japan, mga kaibigan. Oh. Pero nung sila nag-reclaim, sabi ko nga sa inyo, kailan tayo nanggaling dyan? 1995, yung dumalo tayo, yung nag-cover tayo ng APEC sa Osaka, Yun yung ano eh, bagong gawa yung Kansai Airport, yung bagong Kansai Airport ngayon. Gumawa sila ng man-made airport. Doon nila nilagay. Kasi, kaya nila ginagawa yun. Dahil sa Japan, yung mga airport, lalo na yung Narita, di ba? Nung itinayo yung Narita airport. Ano yan eh, araw-araw may nagrarally dyan eh. Pinoprotesta ng mga mamamayan na malapit doon dahil naiingayan sila. Air pollution. Pollution ng ingay. Noise. Noise pollution. Mga kaibigan. Ngayon, kaya siguro naisipan nila na yung Kansai Airport sa Osaka, ilagay sa dagat. Kasi nung wala pa yung Narita sa Chiba, sa Tokyo, yun na naging Tokyo International Airport, di ba yung Narita. Yan ang international airport nila sa Tokyo. Pero malayo-layo sa Tokyo yun, sa Chiba yan eh. Ngayon, ang dating airport, unang punta ko ng Japan, 1976, hindi naman, wala pa yan eh. Sa Haneda pa kami nung araw eh. Yun talagang nasa Tokyo proper yun. Malapit sa Tokyo. Sa Kawasaki. Ha? Yung Haneda International Airport. Ang Beatles dyan bumaba eh. Sa Haneda pa eh. Ilang taong pagitan nun? 10 taon siguro. O inabot ko pa yung Haneda International Airport. Malapit din sa dagat yun. Kaya yung wala nagre-reklamo ron, nagtayo sila sa Narita, walang dagat doon. Doon, pinrotesta yun. Siguro, yun ang dahilan. Kaya gumawa sila ng airport doon sa Osaka, yung nasa gitna ng dagat. Nag-reclaim, sa madalit sabi. Kasi man-made yung island na ginawa nila para pagtayuan ng airport. Ano nangyari? Ngayon bumabaha na sa Japan, di ba? Di ba? Minsan bigla na lang babaha kahit na walang ulan. Di ba? But nag-umaapaw. Nangyayari yan, katulad ngayon, ito. Ito ah. Sa Marikina, mga kaibigan, nag-inspeksyon itong Marikina City Government. Kasi nakarating sa kanilang kaalaman, nagulat sila eh, yung bago pa lang dumaan yung bagyo, naging mabilis na. Hindi pa tumatama yung bagyo, naging mabilis na ang pagtaas ng tubig sa Marikina. Yung Marikina River, mga kaibigan. Kaya nag-inspeksyon sila, nagulat sila sapagkat nung bumagyo, naku. Hindi nila inaasahan. Mas matindi ito sa Undoy, ha? Ito nangyari sa Marikina, di ba? Lumubog yan ng Undoy. Mas matindi ngayon ang nangyari dyan. Oh, ito sabi, sa ginawang pag-i-inspeksyon nila, nadiskubre kung bakit ang waterways level ng kanilang ilog tumaas pagkatapos lamang ng mga kawang, kalat-kalat na pag-ulan, hindi pa malakas na ulan yun, ha? Ha? Oh. At ikinagulat nila, ha? Na kanilang madiskubre na meron palang pribadong reclamation project
diyan sa ilog ng Marikina. Pribado ito ah. Oh, ayon dito sa ano, sa mayor ng Marikina na si Marcy Chodoro, meron kaming napapansing abnormality. Oh. Kasi meron nga sukat yung ano nila, yung level ng tubig, di ba, doon sa tulay. Yung pinaka-poste ng tulay, may sukatan sila ron eh. Nagtataka sila, ba't konti lang yung ulan, eh, mabilis. Ha? Mabilis ang pagtaas naman ng tubig sa Marikina River. Oh, meron daw silang napansing abnormality. Oh. Napansin namin yon, sabi, napansin lang namin ngayon ang bagal ng water current. Huh? Ang duda namin na baka nagkaroon ng ilang mga obstruction sa Marikina River at committed ito. Yung kumipot. Huh? Mahalaga ang pag-agos ng tubig, sabi nitong si Mayor Chodoro. Kung di aagos ang tubig at mananatili siya sa ilang lugar at meron pang ulan, dadami ito at aapaw ito. O, di ba kahapon lang binabanggit natin yung pag-apaw dahil sa reclamation. O, kita ninyo, ito ngayon, sa balita. Sinukat daw ng LGU ng Marikina yung ilog. Ha? At saka yung current, yung ano ba tawag din sa current, yung agos, ha, yung pina, ha, eh, at natuklasan nila na ito ay dumadaloy ng mas mabagal kaysa dati na 2.3 meters per second, ha, instead of the ideal na dati, ha, 4 meters per second. Naging 2.3 meters na lang ang current nito. Oh. Sinubukan nila yung rescue boat, ha? Na gamitin sa ilog para tuklasin, ha? At linisin yung kung ano man yung nagiging sanhi ng pagbagal ng current. At dito nila nadiskubre na merong pribadong development company na nasa gitna, ha? Yung reclamation project, ha? Sa gitna ng ilog. Pagkatapos lamang, makalagpas lamang ng Marcos Highway, doon mismo sa pagitan, doon sa parang hangganan ng Marikina at Quezon City at Pasig City. Yung hangganan na yon, ng tatlong lungsod. O nandoon yung reclamation project. Ha? O, kaya Marikina ay nag, wala daw silang, ang sabi, wala daw silang inilabas na permit para sa ganyang proyekto. Ha? At inalam nila kung ang developer ay kumuha ng permit sa ibang lungsod. Ha? At sumulat din sila sa Department of Public Works and Highway Robbery para iprotesta itong proyektong ito. Ha? Mga kaibigan, eto ngayon, alam nyo, sino may-ari nitong pribadong kumpanya na nagre-reclaim dyan sa ilog? Alam nyo kung sino? Bae, walang iba kung hindi si Bayani Fernando. Si Kaper si Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Talagang mga politiko, ano po, mga kaibigan. Kasi, nagagawa nila lahat yan gamit ang kanilang kapangyarihan. Pero bawal lahat yan, ha?
talagang dyan nila ginagamit sa personal nilang mga interes ang kanilang kapangyarihan, mga kaibigan. Ngayon, ngayong ang daming napinsala, maraming, ilan na namatay dito, ang dami, di ba? 70 mahigit doon sa ang bilang ngayon, mahigit ng 70 ang bilang ng namamatay sa Cagayan, sa Bela. Mga kaibigan, habang nagdadalamhati, lumuluha ang mga napinsala, ha? Kahit na hindi namatayan, napaiyak sila pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng isang linggong pamamalagi sa mga evacuation center. Pag-uwi nila, yung dinat na nilang itsura. Wala nang baha, pero lubog naman sa putik. Ha? Yung kanilang mga bahay, tatapakan mo putik, lulubog ang paa mo sa putik. Ngayon yung mga nagpayaman na naging sanhi ng trahedya ng mga mamamayan, mga kaibigan, wala lang yan, baliwala lang sa kanila yan. Di ba? Pangisi-ngisi pa siguro yan. Wala tayong magagawa, kumita kami. Di ba? Oh, mga kaibigan, yan po masama Sabi ko sa inyo, yung reclamation na yan, nakakamada na yan gawin dito sa Maynila at saka Pasay. Kaya nga, suportado ni Yorme yung kwan Yung Manila Bay, Dolomite. Di ba? Kasi prelude yan Yan kumbaga sa tugtog, introduction yan Ha? Pasakali yan Doon sa totoong pagtatambak na gagawin at may mga itatayo sila dyan para sa mga inchik. Isa sa financer ay yung Dennis Uy na lahat ng interest dito ng inchik, siya nakapront. Lahat ng interest ng China negosyo dito sa Pilipinas na itinatayo, yan ang nakapront. Di ba? Oh, mga kaibigan. Kaya malaking kapinsalaan sa ating mga mamamayan. Ang Metro Manila, lulubog na talaga yan. Sipin mo, tatambakan mo yan, tubig yan Ginawa yan ng Panginoon Diyos na tubig yan Ha? Tapos tatambakan mo. Di siyempre, aapaw yan. Gumamit ka ng example, kumuha ka ng planggana, lagyan mo ng tubig. Subukan mo, lagyan mo ng tambak na buhangin yun o lupa yun, ano mangyayari doon? Di ba aapaw yun? Di ba? Oh, tinutulak mo yung tubig paitaas habang nagtatamba ka. Kaya magugulat ka na lang pagka lumakas ang alon, bigla na lang sasampayan. Di ba isang beses nangyari yan sa Maynila? For the first time sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilang taon na nakakaraan. Lahat ng hotel dyan lumubog. Ang daming nasirang sasakyan, di ba? Lumutang ang mga sasakyan. Diyan sa Philippine Plaza, yung Sofitel. Oh, yung mga Diamond Hotel na yan. Pinasok ng tubig ang mga parking lot niyan. Yung panamang baliba yung Sofitel Hotel, merong restaurant yun dun sa kwan Parang basement Ha? May basement yan Kapantay nung parking area nila Di ba? Kapantay nung seawall. Oh, nandoon yun. Kaya lumubog din yun. Oh, mga kaibigan. Lumubog. For the first time, nangyari yan. Bakit? Ano dahilan yan? Iyan ang Iyan ang epekto ng nangyaring reclamation. Oh, epekto yan. Pagkatapos, gusto pa ngayon, dagdagan yung reclamation na yan. Nakakamada na ang
bilyong-bilyong project na itatayo ng China dyan, mga kaibigan. O, magmula dyan sa Maynila, magdudugtong yan at saka yung Pasay. O, katunayan, inaprubahan na ng Pasay City Government yung sa kanila. At yun nga, binabanggit ang pangalan dyan ni Dennis Uy. O, tsaka yung si Henry C., yung kumpanya ng ni C., ha, mga kaibigan. Panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan naming gumawa ng programa na suwak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga mangaawit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live. Live jamming. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes. Dito sa DWBL 1242. Lapid Fires Live jamming, hosted by Kapersi Lapid. Live jamming. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A00192, Rome, Latio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwala ang Filipino tour operator sa Japan, Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 81-90-23-88-5888. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, at yun ang narinig nyo kanina, announcement natin, Lunes hanggang Biyernes ang ating palatuntunan, gaya po ng inyong alam, napapakinggan ang ating palatuntunan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero kapag Biyernes po, Lapid Fire tayo ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11, hindi ho ba? Same time. Pero nais po namin kayong anyayahan, pagsapit po ng alas 11 ng gabi, pagkatapos ng Lapid Fire, kasunod na po kaagad ang ating live jamming. Ano po itong live jamming? Ito ay musical program na magtatampok sa ating mahuhusay na mga Filipino working musicians na ano ho, ha? Para makapaghandog kami ng konting kaaliwan sa ating mga kababayan na humihiling, matagal na nilang hinihiling na maibalik ito eh. So, hanggang alas 12:30 po, napapakinggan niya na sa DWBL. Last 10 pa lang sa Lapid Fire hanggang 11. Tapos 11 ng gabi hanggang 12:30 ng hating gabi yung atin namang live jamming. Maganda ho yan, masaya yan. Tape as live muna yung mga nagpe-perform sa atin sapagkat hindi pa nga napapahintulutan yung social gathering. Eh kapag kaho nagbukas siya, magla-live na rin kami. Talagang live na mapapanood. Ngayon, live pa rin. Kaya lang, tape as live. Eh talaga, mahuhusay ho yan. Dito lang ho ninyo mapapanood yan. Sa iba, hindi ho, wala hong konseptong ganyan. Sa ibang himpilan, wala po silang ganyang concept na nagtatampok doon sa mga working musicians and entertainers. Ano ibig sabihin ng working? Ito yung mga napapanood ninyo sa mga bar,
sa mga hotels, di ba? Oh, saan-saan, ha? Na live entertainment. Sila po yun. Ha? Magugulat kayo, eh. Daming nagugulat, eh. Ang gagaling kumantaan niya yan, tumugtog. Oh, ang dami nating nakukuhang feedback. Nagpapasalamat tayo dun sa mga nakaka-appreciate. Ngayon, meron tayong binasa kagabi, di ba, yung comment ng pamangkin mismo ni Presidente Digong nyo, si Noel Duterte, na nasa Amerika. Meron kasing nabasa akong post na naman na senior sa atin. Ngayon daw, medyo nangunti na yung mga nambubuli. Kasi parang ako rin palagi, ang ginagawa ko, pag may bully, i-bablock mo na, di ba? Hindi man tayo nagpaparami lang ng makikinig sa ating. Kasi kung yun lang ang intention natin, magparami, hindi pa babayan ko na lang mambuli yan. Total, baliwala naman yun eh. Kaya lang, ayokong mag-encourage sa publiko na gumawa ng ganung kasamang mga ano yun eh, kawalanghiyaan po yun eh. Di ba? Yun ang iniiwasan natin. Ayaw natin mag-promote ng ganun. Oh, nagpo-promote tayo ng good manners and right conduct na ibalik yan, di ba? Para manumbalik yung kabutihang asal sa mga kabataan ngayon. Tapos eh, papayagan mo yung ganun. Eh, wala akong mangyayari kung debate lang ang intensyon ng mga yun. Ha? Eh, kung makikipag-debate sila, doon sila sa Plaza Miranda. Magtayo sila ng entablado ron, di ba? Doon sila makipag-debate. Okay, sa Luneta, meron doon eh, nagdi-debate. Mga may hawak pang libro eh, mga Biblia, mga ganun. Mga kaibigan. O, ito namang pamangkin ni Presidente Digong nyo na si Noel Duterte. Nabasa ko yung maigsi lang yung kanyang comment. Nawala na nga raw ngayon masyado yung mga bully. Kasi nga napagsasara yung account, di ba? Ngayon, meron daw isang nag-message yata sa kanya. Eh, para hindi ka niya nakakasira sa tsuhin mong presidente, magpalit ka ng apelyido. Ha? Alam ba ninyo naging sagot nito? Kamukha rin ang isinasagot ko nung araw pag may nagtatanong sa akin na kamag-anak mo ba si Lito Lapid? Ha? O, eh, ano ba sinasagot natin? Eh, dati ho, di ba? Eh, ngayon hindi na. Eh, bakit naman? Eh, kasi nga sabi, bakit mo binabanatan? Eh, Lapid ka rin. Lapid din ang apelyido mo na ginagamit. O eh, hindi naman ako yung gumagawa ng masama eh. Kung meron dapat magpalit ng apelyido, sila. Yun ang sabi nito eh. Ganon din ang sinabi niya eh. Kasi ikaw yung nakakasira doon sa apelyido mo eh. Sabi niya, hindi naman ako yung gumagawa ng katarantaduan eh. Di ba? Sila ang sumisira sa kanilang ano, sa kanilang apelyidong dinadala. Kaya kung meron dapat magpalit ng apelyido, sabi nitong Noel Duterte, eh si Presidente Digong nyo. Tama? Tama! Meron tayong mga birthday po ngayon, mga celebrator, mga kaibigan. Babatiin ho natin, no? Ang mga may kaarawan. Ito, kahapon pa itong iba. Belated happy birthday kay, binabati natin, si Roan Guerra at si Ompong Robredo Alfonso. Oh, ayan o, ha? Roan Guerra at Ompong Robredo Alfonso. Pangalan niya ba talaga yon? O, si birthday din ho kahapon ni Ginoong Manuel Araw. At kanya pong pinababati po ni Ginoong Manuel Araw ang kanyang pamilya sa Paranaque na nakikinig po yata sa atin.
At inulit natin, happy birthday kay, belated happy birthday kay Manuel Arau, Roan Guerra, at Umpong Robredo. Asa na yung ano, yung dyan, yung may birthday? Meron pang iba eh. Birthday din ho ni, yan ba yung ano, dito? Si Alfredo Ramirez. Mamaya na birthday niya. Oh, ilang minuto na lang. Birthday na ni Alfredo Ramirez, 66 years old. Pabati, pinababati siya ni Noel Bernal. Oh, birthday din po ni Mirna Marquez. Pinababati siya ni Reggie Marquez. At dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Ah, eto, may babasahin tayong mga reaksyon, ano, mula sa nakikinig sa atin. Kapersi, nakikita kong senaryo dyan kay Bongbong, kaya nagpipilit manalo sa protesta kapag naging vice president na siya. Ito naman si Digong nila, ilang buwan lang at magbibitiw na. Ah, gawa ng di na kaya o anumang alibay, automatic presidente na siya. At malilibre na si Digong nila sa lahat ng kasama ang ginawa sa bayan, kaya malamang may usapan na sila dyan. At kita mo pati Soljeng Kulangot, Kulangot ang nakalagay dito eh. Nakikialam na pero hindi magtatagumpay ang masamang hangaring yan. Luwi ng Imus. Malapit-lapit sa katotohanan yun, Luwi. Kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba... Ngayon, wala pang ano ha, hindi pa deklarado talaga sa Amerika kung sino ang mananalo. Hindi ba may kaso si Presidente Duterte sa ano, sa ICC? Oh, ngayon, kaya posibleng pinipilit nilang mailukluk si Bongbong. Si Marcos, si Bongbong naman eh, atat na atat. Bakit ho? Kasi ganito yan eh. Okay nung panahon ni, kung halimbawa, ang mauupo ngayon si Biden. Naipaliwanag na natin yan eh. Pag si Biden, naloko na. Naleche na sila. Bakit? Eh, Democrat yan eh. Ang Democrat, considering ah, na mismo si Obama minure. Di ba? Ngayon, yung Democrat, galit yan sa mga kuan. Ayaw nila yun. Party stand yun ng Democrat. Kaya nakita ninyo, may naghain ng bill sa Congress yung isang babae. Ano pa to? Before election pa ng US election ito eh. Na gusto nilang maipasa yung bill na yun na magpapataw ng parusa sa mga ano, hindi tumitigil na sa paglabag sa karapatan pantao at saka yung ipa-account sa kanila, sinabi yung mga ipapataw na parusa ng Amerika. Oh, sasabit sila. Sa ICC lang, tagilid eh. Yung human rights complaint labang kay Presidente Duterte. Kaya nila minabadali ito. Noong kay Trump, eh parang hindi nakikialam si Trump. Eh katunayan pa nga, si President Trump eh, nagkakapareho sila ng na sinasabi ni ito si Digong eh, di ba? Laban sa ICC, laban sa United Nations.
O, pero pag naupo yung Democrat, si Bongbong Marcos na nagpaplanong tumakbo sa 2020, siguradong talo na yan. Mga kaibigan, nagmamadali sila. Ha? Namamaniobra nila para nang sa ganon, tama yung sinasabi mo, may magsasalba. Yun naman talaga ang purpose kung bakit nagsasalin sila ng kapangyarihan, kung pwede nga sa anak eh. Di ba? Para sureball eh. Oh, kaya yun ang hindi maganda. Ikatatalo nila yan, mga kaibigan. So, alam nilang wala silang pag-asa ng manalo sa 2020, eh kailangan maupo sila para ang tsansa na magamit mo yung makinarya ng gobyerno, gagamitin mong makinarya yung gobyerno, eh hawak nila. Kaya nagmamadaling maupo. Nitignan ko lang to ha. Baka meron ditong comment, mga kaibigan. Tapos na po yung ayuda sa second tranche. Pero meron pa yung nagpapadala sa atin. Ipunin natin ulit. Kung magkano man yan, yan ang ating pong ibibigay para sa pangatlong beses sa Disyembre. Eh sana umabot pa para kahit papano man lang may maipambili mga misisya na walang hanap buhay, eh may maipambili ng konting mapagsasaluhan ng kanilang pamilya, di ba, sa Disyembre. Eh ako, laman akong Pasko eh. Importante sa akin yung New Year eh. Di ba? Yun ang sineselebrate natin eh. Oh, sa akin kasi Pasko araw-araw, nakita nyo. Tumulong tayo, di ba? Pasko ba yun? Eh, di siyempre dapat araw-araw, Pasko. Di ba yung kahulugan daw ng Pasko eh, paggunita, di ba? Sa kapanganakan ni Panginoong Hesukristo. O di dapat araw-araw mong ginugunita yun, hindi pag December 25 lang. Di ba? Oh, ngayon ito, wala naman pala eh. Umahabol yung iba. Wala na mo kayong habol. Meron pa ngang isa eh. Nagpupumilit. Hindi niya nalalaman. Nagpo-post ka ron. Isang malaking kahihiyan yun sa mga nagpo-post. Nagpipilit pa. Barang galit pa. Ha? Hindi sila nakasali. Eh, hindi ho ano yun. Nakakahiya sa inyo yun. Bakit? Hindi nyo binasa eh. Nagko-comment kayo doon sa post, parang ayaw nyong intindihin yung nakasulat. Ha? O taga matigas talaga ulo nyo. Baka ano kayo, Duterte-ning din kayo, kaya ganun eh. At eh, sinasabi ko ha, dito kahit Duterte-ning, tinulungan natin ha. Kasi musician eh. Hindi naman pinag-uusapan dito kung ano political belief mo eh. Di ba? Sana ganun din kayo. Di ba? Ano political belief ng iba, galang nyo. Oh, di ba? Eh kayo, kahit na alam naming baluktot yung isip nyo, sinali namin kayo. Bakit? Dahil kayo'y musician, hindi dahil kayo ay Duterte-ning. Di ba? Oh, babati na tayo, mga kaibigan. Bati-bati tayo ha, sa ating mga taga-subaybay. Oh, si na Rosita DC, ha? Si Susana De Los Santos, Kaani Plormata Saludes, Ka Enyang Mina, sa Japan, si Jorge Beichong, ha? Si Ella Samson Albiar, siyempre sa Italy, si Buenos Dias Joel Diaz, at Carolina Lugue. Oh. Si June Gases sa Guam, ang original vocalist ng dating Abracadabra. Si Walden Berry, ang kanya may bahay, na singer din, si Violi. Violi Berry. O si Denver, binabati natin yung anak nilang mahusay din na singer. Tsaka yung may bahay niya.
na Malaysian singer. Oh, sino pa ba? Si Kamay Tabasillo. Nabati natin. Oh, si Andres Bonifacio, Raul Villanada. Iba, mamaya baka maalala natin, ha? Si Jeff Ramos nanonood, Michi Suniru. Oh, si Pedro Pinduko, Sierra Charlie De Guzman. Ito, pakita mo sa akin yan. Si Delia Relato. Si Neil Hidalgo. Nixon Nang Torres. Tsaka si Mary Jane, ha, sa New York. Eduardo Canyeha Paka. Nora Gikain Buot. Si Mamu Moon. Si Noel Ponce, nanonood from Middle East. Lord Brian Soriano, ito po isang mahusay na musician din po ito. Galing mag-gitara niyan. Si Florante Zuniga, Kalawag ng Cavite. Oh. Si Manny Loyola, Feliciano Paterna Jr. ng Vancouver, Canada. Maria Dolores Santos. Joe Narciso Llarena. Sierra Charlie, nabanggit na natin kanina, Di Guzman. Virgilio Pascual, Judy Cabidog. Jobet Almeda. Si Romualdo Pascual. Ang mahusay na musician, si Len Bax. Si Junior Dal ng California. Si Art M. Diaz, si Mirna Guillermo ng Chicago, at si Roxanne Rankin ng Florida. Si Jesus Jack Datu, Reddy San Miguel, Rose Season Chopilo, si Vic Corey ng Singapore, Lian Zhu Huwarang, Jojo Alon Orillaza, Isplaki Tony ng West Covina, California, Napoleon Gas Gapolero, Lito C. Ocampo. Cherry Ocampo Cruz nga pala, nakakalimutan natin batiin. Pinsan namin yan eh, Lapidino yan eh. At saka yung mga kamag-anak natin dyan, mga Lapid dyan sa Amerika at sa ibang bansa, binabati natin. Meron daw sa Australia, Canada, yan. Si May J. ng Japan, binabati po natin. Ernie Dries, Chofilo Santiago, Efren Perey, Melesio Tadeo, Luz Bimin Romana, Rafa Pu. Si, di ba mura yun? Si Banjilin Baloy, Angelito Pangan, si Jesus Jack Datu, Teresita Ginaldo, Jun Mariano. Si Kajun, mahusay na actor po dati yan. Former actor, Jun Mariano. Si Ka Noel, kung nanonood ngayon, si Ka Noel Binuya. Nelson Beblanyas, Christopher Canyalita, Renato Tolentino ng Darite Mob 3. Si Dada nga pala ng Darite Mob 3. Joey, binabati natin. Si Janet T. Ricky Valero. Cyril Belen, watching from Antioch, California. Rudy Santos ng Horoscope sa California. Linda Agualam ng Hong Kong. Si Tisa yata ito. Si Attorney Toto Kausing, Jemel Larot, si Merle Aquino, Ferdinand Ducusin, Jacoby Apoco Spidey. Ang dami nilang naiimbentong pangalan, ano? Si Will Alista, na hindi kamag-anak ito ni Ruben Lista. Sigurado Alista ito eh. Si
Rina de la Peña Arellano, Dani Arminsia Ararau, Sheila Nalatnu. Oh, El Pillo Mabasa ng Cagayan, Stephen Pesalboni, Victor Flores II ng Italy, Philip Glenn Arau na nag-birthday kamakailan at saka may bahay niya. Ah, magkasunod silang birthday. Binati natin ito eh, di ba? Si Mel Rualizo Aristotel. Ba, pinag-iwalay niya no? Si Aristotel. Alex Paraon. Oh, wala ba si Moises dito? Nandito si Paraon eh. Si ano, Rolando Andres, Boli Gutierrez, Jomar Makurol, Yabut Boyet, Lorna Firmanes ng Hong Kong, June de Los Angeles, Delia, si Delia Relato, nabati na natin. Si Nini Talianes, si Ramon Santos ng Pasig, si Reggie Marquez ng Pompano Beach, Florida. Ayan. Nestor Nerva ng Azusa, California. Lito Pereya Bersamina ng Las Vegas. Noel, si Noel, nabati na natin. Jomar Makurol. Boyet Potenciano ng San Diego, Medi Foster Loza, Eli Albau, Nor si Criselda Boses Borata, si Danny Trias na mahusay pong gitarista ng Family Bird Control Rebirth. Ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong live stream alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga, Salvador Panelo. Inubo ko ah. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin to'y kailangan pa iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng